Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung sana andito tayo sa balita ni Juan, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, gumanti ng Retrat Pilipinas. Grabe, Press BBM, re-resback na Amerika, pinalusob na, kakapasok lang. At yung play na natin kung alalaman ito. Kakapasok lang na balita, China, ikinagulat ang ibinabang utos ni PBBM sa Amerika na ito'y oras na upang ratratin ng China. Dagdag pa natin dito ang mga balita na ating natipon. Tuloy na ang plano sa West Philippine Sea na kung saan bubuo na rin ng Philippine Militia laban sa Militia ng China sa West Philippine Sea. Batay kay PBBM, hindi lamang dapat pangingisda ang alam na mga Pilipino. Dapat ay maaari din silang gamitin ang reserve service ng militar kontra pananakop ng mga Chino. Bilang pantapat sa dumaraming presensya ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea, plano ng national government na magpadala na rin ng naval reservist sa lugar. Yun nga yung gusto nga natin. Maganda to mga kabalita natin. No? Itong talagang mga reservist. No? Lalong-lalo na syempre yung mga sanay sa dagat mga kabalita natin. Pagkat ay malaking lamang ng Pilipinas kung sakaling talagang mailagak o mailagay dyan yung talagang dagdag na tulong sa pagbabantay dyan sa ating nasasakupan, no, na talagang hinahakbangan, no, talagang ginagalawan ng ating Pangulo itong problema dito sa West Philippine Sea. Ang problema lang nga mga kabalita natin tila nga ba syempre maraming talagang na marami sa ating nakalagak na mga ng mga proyekto, no, ng China dito sa loob nga ng ating gobyerno, at talagang yung mga hakbang natin ay natutunugan dyan mga kabalita natin. At yun, tuloy na natin. Yung mga fisher folks natin ay gawin din natin mga reservists at tuturuan natin sila kung paano sila makakatulong sa pagdepensa ng ating bansa. Yun nga mga kabalita natin, no, yung mga fisherman, no, yung talagang yung manlalayag natin ay gagawin nga na isa sa mga talagang tila nga ba parang mga muro ami ang dating nito mga kabalita natin, at sapagkat nga sanay sa dagat to, kahit bugahan mo ng tubig to talagang mabilis makaisip ng solusyon yan yung mga talagang mandaragat nating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Tuloy na natin. It's not just land-based forces. So we are also trying to develop our reservists who will be able to operate in the sea. Sa panandalian naman, ikinagulat naman ang mistulang inkwentro din ng pangbobomba ng tubig sa mga Chinese Coast Guard, kung saan ipinakitang kaya din palang mambomba ng tubig ng ating mga Coast Guard. Batay sa ulat ni Director Echeviera, hindi show of force ang pinakita nila sa Maynila. Ito ay pagpapakita lamang na kaya din nating maglaban, kapareho ng ginagawa ng China. Wala naman pong kilalaman yun. But it's always good to be prepared for any eventualities. And you know, we keep training our personnel. No, this is not... Dito nga mga kabalita natin, kasi kung ipapakita lamang ng Pilipinas na patuloy lang ganun ang ginagawa ng China, o tila nga bang magpipikit-pikitan lang, talagang yung China mamimiyasa. At maganda na to na pinakitaan din ng ganito yung syempre yung China na talagang kayang-kaya rin natin mambomba ng tubig, no? Na kayang-kaya din mambomba ng ating mga kagamitan, no, na ginagawa nila kaya din gawin ng Pilipinas, no? Tuloy na natin. So of course, it's just an exercise to test our interoperability. Ngunit paalala lamang ng mga eksperto, nasaan na nga ba ang Amerika noong binomba tayo ng China? At tila ba'y wala silang imik, at maisa sa katotohanan nga ba nagigirahin ng Amerika ang China? Talaga bang susunod si Amerika, si Uncle Sam, pag yan ay sapilitang itinow ng mga Chino? Talaga bang makikipaggera sila para protektahan yung ating ayugin, yung ating Sierra Madre na nagiging base natin dyan sa ayungin? Mm-hmm. Well, we're about to find out. Pero ang sa akin nga, nung tayo'y winater cannon ng mga Chino ngayon dyan sa ayungin, ang nagtataka ako, bakit hindi tayo pinahiram din ng water cannon ni Uncle Sam? Mm-hmm. Sabi nila po, protektahan nila tayo nasaan sila? Ayun, no? Dak-dak. We honor the tribunal. We assert the right to freedom of navigation. Hay, naku, dalin mo si aircraft carrier mo, at kung malakas si water cannon ng mga Chino, gumamit ka ng mas malakas pa! Mm-hmm. Dahil malaking barko na bubumbahin ng Amerika. Nasaan sila? Wala. So, mga Pilipino, ha? Kung sa tingin nyo,
eh kaya natin makipaglaban sa China dahil nandiyan si Uncle Sam, nasaan po siya nung binomba tayo? Hindi po yan ang kauna-unahan pagkakataon ng binomba tayo. Binomba tayo nung unang nagkaroon ng hidwaan tayo sa China na matindi. Panahon ni Presidente Aquino. Binomba rin ng ating mga mangingisda para makaalis ng ayungin. Ano nangyari? Ang sabi talaga ng Amerikano po, ha? At ito ay talagang sinabi ni mismo ni Antonio Carpio, dating magistrado, nung ako'y nag-oral arguments on yung legality, constitutionality ng Visiting Voices Agreement. Siya pa nag-quote, America does not interfere in territorial claims or territorial disputes. Hindi naghihimasok ang Amerika sa mga agawa ng teritoryo. Yan po ang naging paninindigan ng Amerika noong sapilitang kinuha sa atin ng Chino ang Boro o tinatawag nating Scarborough Shore. So ngayon, ganyan na naman si Uncle Sam. Dakdak na naman siya. Kailangan namin mas malakas na water cannon, Uncle Sam. Oh. Alam mo, ang binanggit ng China 14 years ago daw yun eh. Kaya binaktrak natin, yun yung administration ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. And hindi ko maisip kung paano nangako sila na tatanggalin yung ayungin. No? Kasi yung ayungin, panahon naman ni Presidente Erap na talagang dinala natin doon ng Sierra Madre at kinumisyon natin siya. Bulok po yan. Hindi po yan kayang maglayag, no? Kaya ang ginawa natin, ginaround lang natin siya, pero dahil kinilala natin siya na commission navy ship pa rin, any attempt na siya'y tanggalin, magiging attack on a naval ship at dahilan para matrigger ang mutual defense treaty. Ang tanong, talaga bang susunod si Amerika, si Uncle Sam, pag yan ay sapilitang itinow ng mga Chino? Talaga bang makikipaggera sila para protektahan yung ating ayungin, yung ating Sierra Madre na nagiging base natin dyan sa ayungin? Mm-hmm. Well, we're about to find out. Pero ang sakaki nga, nung tayo'y winater cannon ng mga Chino ngayon dyan sa ayungin, ang nagtataka ako, bakit hindi tayo pinahiram din ng water cannon ni Uncle Sam? Mm-hmm. Sabi nila, poprotektahan nila tayo eh. Nasaan sila? Ayun, no? Dakdak. We honor the tribunal. We assert the right to freedom of navigation. Hay, naku, dalin mo si aircraft carrier mo at kung malakas yung water cannon ng mga Chino, gumamit ka ng mas malakas pa! Mm-hmm. Dahil malaki yung barko na bububahin ng Amerika, eh. Nasaan sila? Wala. So, mga Pilipino, ha? Kung sa tingin nyo, kaya natin makipaglaban sa China dahil nandyan si Uncle Sam, nasaan po siya nung binomba tayo? Hindi po yan ang kauna-unahan pagkakataon ng binomba tayo. Binomba tayo nung unang nagkaroon ng hidwaan tayo sa China na matindi. Panahon ni Presidente Aquino. Binomba rin ng ating mga mangingisda para makaalis ng ayungin. Ano nangyari? Ang sabi talaga ng Amerikano po, ha? At ito ay talagang sinabi ni mismo ni Antonio Carpio, dating magistrado, nung ako'y nag-oral arguments on yung legality, constitutionality ng Visiting Voices Agreement. Siya pa nag-quote, America does not interfere in territorial claims or territorial disputes. Hindi naghihimasok ang Amerika sa mga agawa ng teritoryo. Yan po ang naging paninindigan ng Amerika noong sapilitang kinuha sa atin ng Chino ang Boro o tinatawag nating Scarborough Shore. So ngayon, ganyan na naman si Uncle Sam. Dakdak na naman siya. Kailangan namin mas malakas na water cannon, Uncle Sam. Oo. Patunayan nyo, walk the talk, na talagang poprotektahan nyo kami. Dahil kami naman, dahil naniwala kami poprotektahan nyo kami, binigyan namin kayo ng tatlong karagdagang base militar na pwede nyo gamitin. Nasaan po? Dakdak ng dakdak. Padala kayo ng aircraft carrier dyan. Mas malakas na kanyon. Magkanyunan tayo. Mahinahan lang po tayo dapat, mga kababayan. Wala pong may gusto dun sa pangyayaring yon. Lahat tayo na insulto. Lahat tayo nasaktan. Dahil lahat tayo ay Pilipino. Pero ang Chino po, tao din. Intindihin nyo, bakit sila gagawa ng pagbubomba ng kanyong tubig na alam natin ay hindi gawain ng kaibigan? Kasi nauna po ang Pilipinas. Ibinigay po natin ang tatlong teritoryo natin, ang tatlong base militar natin na obviously gagamitin ng mga Amerika pag nagkaroon ng putukan dahil sa Taiwan. So sabi nila, akala namin kaibigan kayo pero hindi pala kayo kaibigan dahil pinagagamit yung teritoryo nyo sa aming kaaway, hindi namin kayo itatratong kaibigan. Yan po ang significance na nangyari na naman yan. Unang nangyari, panahon ni Presidente Aquino na nakipag-away siya sa China na talagang hindi niya kinilala ang China na kaibigan. Water cannon ang sagot. Ngayon, nag-water cannon na naman kasi sa tingin ng Chino, hindi kaibigan ng Pilipinas dahil pinagamit ang kanyang mga base militar para gamitin laban sa China.
So tanggapin na po natin. Dahil sa desisyon natin na ipagamit ang ating base militar sa Amerika na po pwedeng magamit laban sa China pag nagkaroon ng putukan sa Taiwan, ang tingin po ng mga Chino, hindi na tayo matalik na kaibigan. Yan po'y katotohanan at dapat tanggapin. Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, ano ang iyong opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka ng iyong komento at atin itong babasahin isa-isa. Diyan nga mga kabalita natin yung mga ilang patungkol na mga pahayag at balita dyan na kung saan nga dito nga itila nga ba yung nangyari nga sa ating teritoryo at dyan yung pambubomba nga ng China ng tubig, no, na kung saan tila nga ba daw to ang kasagutan sa pagpapahiram nga ng teritoryo o yung mga EDCA site na nilagak sa atin. E tila nga ba ito yung ginagawang dahilan ng China na sinasabi nga na kaibigan sila. Subalit nga daw, ba't tayo nagpapahiram sa iba ng ating teritoryo na ginagamit nga ng base militar ng US, no, mga kabalita natin, na maaaring gamitin daw sa digmaan laban dyan sa Taiwan pag nangyari nga, no, sa China at Taiwan. Tila nga ba daw ito ay magagamit ng US. At dito pa nga sinasaad, no, ni Atty. Harry Roque nga, kung talagang kaibigan daw natin ang US, ba't hindi tayo kayang tulungan nung binuomba tayo ng tubig nga at hindi sila nagpadala agad-agad syempre ng responde o yung pambomba rin na mas malakas, no, mga kabalita natin, upang masabi nga talaga na iiral yung defense treaty natin sakaling maganap yung mga hindi inaasahan. At dyan nga tila nga ba sinisilip dito ni Attorney Harry Roque kung tutulungan ba talaga tayo ng China, sapagkat nga yung pambubomba pa lamang ng tubig wala, no, walang pinadala na kahit ano. Na tila nga daw ba dakdak lang ang sinasabi ng US patungkol dyan sa ating mutual defense treaty nga, mga kabalita natin, na tila nga ba hindi nga maipapadala o na tila nga ba pag dumating yung time baka daw hindi daw tayo matulungan nitong US nga. Yan ang sinasaad dyan, mga kabalita natin. At talagang yung paghila o yung pagtunga. Diyan nga sa barko nga BRP Sierra Madre, no, na sinasaad din dito na pag hinila ba daw to talagang makikipaggera ba daw talaga yung US o talagang totaling tutulungan tayo. Sapagkat nga isa yan sa nagiging base militar natin na talagang pag hinila yan dapat talagang respondehan o tulungan tayo ng US. Sapagkat alam nyo naman yung lakas ng China pag sapilita nga kinuha at talagang inalis yan dyan. Sinadsad na katubigan dyan, mga kabalita natin, yung barko na yan. At kayo mga kabalita natin, no, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan mali, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa balita ni Juan. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan mga kabalita, ito mali ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.